Magandang araw, klase. Ngayong araw, mantatalakay natin ay tungkol sa pabulang ang lobo at ang ubas. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ating tatalakayin ay tungkol sa pabulang ang lobo at ang ubas. Minsan ay inabot ng gutom sa kagubatan ang isang lobo. Nakakita siya ng isang puno ng ubas na hitik na hitik sa hinog na bunga. Swerte ko naman, hinog na at tila matatamis ang bunga ng ubas, ang sabi ng lobo sa sarili. Lumundag ang lobo upang sakmalin ang isang bungkos ng hinog na ubas, subalit hindi niya maabot ang bunga. Lumundag siyang muli at muli at muli pa, subalit hindi pa rin niya maabot ang ubas. Nang mapagod na ay sumuko rin sa wakas ang lobo at malungkot na umalis palayo sa puno. Hindi na bale, tiyak na maasim naman ang bunga ng ubas na iyon, ang sabi niya sa sarili. Narito ang aral ng pabulang ang lobo at ang ubas. Hindi lahat ng ating naririnig ay totoo na dapat nating paniwalaan. Kung minsan ang sinasabi ng isang tao ay isa lamang sour grape o maasim na ubas, dahil hindi niya natamo ang isang hinahangad na makamtan. Ang sour graping o pagsasabi ng sour grape o maasim na ubas ay maaaring pagtatakip lang sa isang pagkukulang o pampalubag loob sa sarili dahil sa pagkabigo ng isang tao na makamit ang kanyang gusto. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Ang pabulang ang lobo at ang ubas. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!